seasons of love. Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw sa inyo, mga katanglaw. Itong ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang kapestahan ng Luklukan ni San Pedro. At ang ating mabuting balita ay ating hahanguin mula kay San Mateo, Kabanata 16, mga talata 13 hanggang 19. Sa mabuting balita, sinabi ni Jesus, "Sino raw ako ayon sa mga tao?" At sumagot ang mga alagad, "May nagsasabi pong kayo ay si Juan Bautista, may nagsasabi naman pong kayo si Elias, may nagsasabi rin po na kayo ay si Jeremias." At sabi ni Jesus, "Eh, sino ako para sa inyo?" At ang tumugon ay walang iba kung hindi si Simon Pedro. At ang sabi niya, "Kayo po ang Mesiyas, anak ng kataas-taasang Diyos." At sinabi ni Jesus, "Mapalad ka, Simon Pedro, sapagkat ang lahat ng iyan ay itinuro hindi ng laman at dugo, kung hindi ng aking amang nasa sa langit." At sinabi pa ni Jesus, "Kung anuman ang iyong ipagbawal dito sa lupa, ipagbabawal sa langit. Anuman ang iyong tanggapin dito sa lupa, ay siya rin namang tatanggapin sa langit." Mga kapatid, ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang luklukan ni San Pedro. Marahil kayo po'y nagtataka, bakit natin ipinagdiriwang ang isang bagay o yung tinatawag natin na the chair of St. Peter? Pero alam nyo po, what we are celebrating today is not the chair itself. What we are celebrating today is the authority given by our Lord Jesus Christ to Peter as our first pope, bilang siyang unang Santo Papa, bilang siyang unang tagapangalaga ng ating simbahan. Sa kanya, itinalaga ng ating Panginoong Diyos. At sabi nga ay, siya ay bato. At sa ibabaw ng bato, doon itatatag ang ating simbahan. Mga kapatid, ito po ang ating magandang pagnilayan na kinakailangang makita natin yung kapangyarihan na nanggagaling sa simbahan ay hindi nanggagaling sa tao. Ito ay nanggagaling sa Diyos. Ang kapangyarihan naming mga pari, ang kapangyarihan ng mga obispo, ang kapangyarihan ng simbahan, ito hindi dahil sa kanyang ganang kalikasan, kung hindi dahil sa biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. At maliwanag sa mabuting balita ngayong araw na ito, ang kapangyarihan ni San Pedro ay nanggaling sa Diyos. Pangalawa, mga kapatid, kinakailangan nating pagnilayan, gaano ba tayo talaga kumikilala sa kapangyarihan ng ating simbahan? Huwag po nating kalilimutan yung tinatawag na human and divine dimension ng ating simbahan. Human dimension, sapagkat ito ay binubuo nating mga mananampalataya, tayo na bininyagan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero ito rin ay may tinatawag na divine dimension, sapagkat una tigit sa lahat, ito ay si Kristo ang nagtatag. At ang kapangyarihan ng simbahan ay nanggagaling sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito nga po yung sinasabi na simul justus et peccator. The church is sinner but at the same time just. Makasalanan at banal. Dahil nga po laging sinisira o kaya naman ay sinasabi na ang simbahan ay makasalanan o ang mga pare ay makasalanan, totoo po, mea culpa. Ika nga, tinatanggap naming mga pare, tinatanggap ng buong simbahan na kami po ay mga makasalanan, na kami po ay maraming mga pagkakamali. Kaya naman, tinatanggap namin na nangangailangan kami ng kapakumbabaan upang maging mga instrumento ng pagbabago sa simbahan. Pero mga kapatid, sana po inyo ding maunawaan na ang kapangyarihan na nanggagaling sa bawat pari, sa obispo, sa ating Santo Papa ay nanggagaling sa Diyos. Hindi po kami ang nagbibigay ng biyaya at kailanman hindi kami magiging tagapagbigay ng biyaya. Kami ay daluyan lamang ng pagpapala. Kung kami man ay hindi nagiging mabuting halimbawa, patawad po. Sana po kami ay inyong ipagdarasal upang sa ganon, tunay kaming maging makatotohan ng daluyan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos, na sana ang bawat pari ay tunay na maging bato, matatag na pundasyon ng ating simbahan. Sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Luklukan ni San Pedro, sana mga kapatid, unawain natin, the church is sinner at the same time just. But our being sinful does not make us totally evil, because in the first place, this church
belongs to Christ. Pabagsakin man ito ng pagbabagsakin ng kahit na sino. Sirain man ito ng sirain ng kahit na kami mismong mga pari. Pero ito'y mananatili. Hindi dahil sa kami ay matatag at malakas, kung hindi dahil sa kapangyarihang nagmumula mismo kay Kristo. Pagdasal niyo po kami, pagdasalan tayo. Samantalang pinagdarasal namin ang simbahan, kayo na mga miyembro ng simbahan, sana po ipagdasal niyo rin po kami. Lalo tigit ang ating Santo Papa, lalo tigit ang ating mga obispo at kami mga kaparian. Nanawa kami maging matatag na sandigan at daluyan ng pagpapala ng Diyos. Muli po, patawad kung kami nagkakamali. Patawad kung kami mga makasalanan. At nawa po tayong lahat, sama-samang tahakin ang landas ng kabanalan kasama si Kristo na siyang ating sandigan sa buhay.